Hey, what's up mga kapaboring bisaya? It's another day, it's another video na naman. Isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. And for today's video mga kapobre, nag-mural po tayo sa isang malapit na kaibigan. From Kabangkalan, napunta po tayo sa Pamplona, Negros Oriental, para pagbigyan yung kanyang hiling. Ang may-ari po ng ating shop, ang natinira ay ang Rabiton po. Napaka-thankful kasi binigyan po tayo ng tiwala. At bali meron po silang binigay na design at kinustomize na lang natin. For syempre idea pa rin nila yung masusunod, nilagyan na lang natin ng coating fills. At yung ginawa ko dyan mga kapobre is ginawa ko siyang vintage. Pinalabas ko pa rin yung maaliwalas na background, pero medyo pahapon na. At yun, nag freehand lang po tayo, kaya sana magustuhan nyo. Sinimple lang natin mga kapobre. Alam kong marami pa dyang napakagaling na artist na sobrang galing mag-mural ng mga landscape. Pero sana magustuhan yung simpleng hand paint ko. Papakita ko ngayong video na ito para sa inyo. Lagi kong naririnig mga katanungan ng mga ating mga co-artist dyan o mga kapobre na ilang taon ba ako nagsimula sa pagpipainting. Para lang po malinawin yung lahat, hindi ko naman po talaga hilig yung painting nung una pa. Nag-start kasi ako nung bata ako yung mga aking mga chuin, sila talaga yung mahilig mag-drawing ng Dragon Ball. Uso kasi dati yung sticker, at ginagaya nila from sticker to papel. Sila talaga yung magagaling mag-drawing, yung mga kasin ko. Ako patingin-tingin lang kasi hindi ko naman afford dati yung mga ballpen, hindi ko naman afford yung papel, mga band paper, at yung mga sticker. Hanggang sinubukan ko na lang, at nagulat na lang ako hanggang sunod-sunod na, hanggang sinasali ako sa mga competition nung daycare ako at nung elementary. Hasta hanggang na-adapt ko na ngayon. At kitams, diba? Ngayon, dyan ako kumikita ng pera. Alam nyo mga kapobre, napakaswerte ng mga bata ngayon kasi meron ng YouTube. Dati kasi wala. Pahirapan mag-aral ng art dati. Base mo talaga sa experience mo. Kung hindi, kailangan mo talagang maghanap ng magaling na artist at magpa-apprentice ka o magpabuy ka para lang matuto mag-drawing. At saka dati di tulad ngayon eh. Kasi dati kung gusto mong maghanap ng mga gamit pang painting, pahirap pa kasi kailangan po pumunta ng lungsod, o di kaya kailangan mong panghintayin na may uuwi from Manila na mapapadala ka ng paintbrush or mga pintura. Ngayon meron ng Shopee, kaya anytime pwede ka na umorder at pwede mong piliin kung ano talaga yung mga gustong gusto mong mga pyesa sa iyong masterpiece, di ba? Para po sa mga aspiring mga painter o mga artist dyan, kung po kayong panghinaan ng loob, mayroon talagang darating sa iyong buhay na parang mawalan ka ng gana. Kasi lagi mong tinatanong, magkapira ka ba nito? Magagamit mo ba ito sa totoong buhay? Kasi depende kasi yan mga kapobre. Ako kasi, siyempre ako inuna ko yung pag-aaral. Pagkatapos ko mag-aral, nag-try muna ako magtrabaho, kahit anong trabaho, hanggang naisipan ko na mag-stick sa ganitong profesyon. Kaso nga lang, yung mga ilang taon na tumigil ako sa pagpipaint, maraming nagsilabasan na bago. Kaya parang naluma ako ba? At ngayon nagbabalik. Yung mga ibang client ko, solid client ko na sana, inasayang. Kaya parang nagsimula tayo ulit ngayon. Pa konti-konti, at yung presyo natin hindi tumaas kasi nahuli tayo sa panahon. Hindi ko naman sinasabi na parang naiwan tayo. Bali patuloy pa rin tayo, pero na panghinayang lang yung mga panahon na nasayang. At makikita mo na ang dami na ngayong mga magagaling at kailangan mo humabol.
kasi pag hindi, umiiwanan ka talaga. At sa mga gustong magsimula, hindi mo kailangang dumiretso. Siyempre, kailangan natin dumaan sa basics, mga basic skills o basic na sa pagdodrawing. Like, hindi mo kailangang bumili ng mga mamahaling gamit. Magsimula ka sa mga mura. Kung nagsimula ka palang gumamit ka ng mga crayons, yung mga local brands na crayons at mga color pencil, pwede rin watercolors, depende yan. Hanapin mo muna kung saan ka sanay. Hanapin mo muna kung anong klaseng artist ka. Kung mahilig ka ba sa charcoal, mahilig ka ba sa oil paint, sa watercolor, color pencils, or oil pastels. Yeah. Kumahanap mo na, pwede ka na magsimula. At yung maswerte lang talaga yung mga bagong artist ngayon kasi meron ng YouTube. Hindi mo na kailangang magbayad ng teacher para turuan ka sa mga basics. Pwede ka na lang manood sarili mo, magkulong ka sa kwarto mo, di ba? Pwede ka nang matuto ng walang bayad. Ako dati, nung nagsimula pa lang ako, kailangan ko munang magpa-apprentice or magtanong-tanong sa mga veterans na artist bago ko matuto sa mga ganyan. At manghingi, siyempre. Nagsimula tayo dyan, magsisimula ka talaga dyan sa paghingi-hingi ng mga brush. Diba? At ng mga ideas, siyempre kailangan ko turuan para matuto. Siyempre, ibang-iba pa rin yung matuto ka and personal. Diba? At saka, ibasin mo sa experience mo. Mas maganda matry mo muna para malaman natin kung kaya mo na bang mag-level up. Diba? At ako, klaseng artist, mga kapupre. Hindi ako mahilig sa mga landscape. Hindi rin ako mahilig sa mga ganitong tirada. Mas prefer ko yung mag-portrait, yung puro lang mukha. Sa charcoal talaga yung hili ko. At ngayon, nagpa-practice ako na mag-tato para pang extra income na rin. Kasi para mas maganda kasi yung marami kang alam. Pero alam ko sa sarili ko marami pa akong dapat malaman. At siyempre gustong-gustong malaman. Like, gusto ko matuto mag-t-shirt printing. Gusto ko matuto mag-sculpture. Diba? Kulang na lang gamit. Pero ayan mo mga kapobre, darating tayo dyan. Hinihinay lang. At yan na mga kapobre, tapos na ating painting. Hindi ko inasahan na andali lang matapos painting na ito. At yun, sana magustuhan nyo kasi nagustuhan ng ating client. Maraming salamat po. Pobring Bisaya, always on the go. Ciao!